sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinalakay ang accomplishments at priorities ng mga ahensya ng pamahalaan sa 13th cabinet meeting. Hataw Balita! Liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ipinangakong ipapasa nila sa susunod na taon ang ilan pang mga batas na isinusulong ng punong ehekutibo. Hataw Balita! Estados Unidos nagpahayag ng suporta sa Pilipinas sa panawagang respetuhin ng China ang International Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling. Hataw Balita! Department of Justice naglabas na ng lookout bulletin order laban kina suspended Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag at dating Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Hataw Balita! Armed Forces of the Philippines inaasahan ang posibleng pagwawakas ng armadong pakikibaka ng Communist Party of the Philippines New People's Army dahil sa pagkamatay ng kanilang founding chairman na si Jose Maria Sison. Hataw Balita! At Malay Aklan Mayor Floribar Bautista tiniyak sa publiko na ligtas ang Boracay sa kabila ng mahigit 800 sinkholes na iniulat ng Mines and Geosciences Bureau. Hataw Balita! Una sa ating mahumahataw na balita, muling nagpatawag ng cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes, December 20, nakasentro sa pagpipresenta ng accomplishments ng mga ahensya ng pamahalaan sa nakalipas na 6 na buwan ng 13th cabinet meeting. Ayon sa bagong itinalaga at tinawag na Malacanang press briefer na si Daphne Osenya Paest, kabilang rin sa tinalakay ang mga magiging programa ng mga departamento sa susunod na taon. Pakinggan natin si Malacanang press briefer Daphne Osenya Paest. The secretaries presented to President Ferdinand R. Marcos Jr. the key accomplishments of their respective agencies from July to December and their programs, of course, for 2023. Ayon kay Paes, bilang press briefer ng Malacanang, siya ang haharap sa mga kawaninang media upang hiatid ang impormasyon mula kay Pangulong Marcos Jr. at mga miyembro ng gabinete. Sa ngayon, hindi pa idinidetalye ng Malacanang ang posisyon ni Paes kung siya ba ay official rin ng Office of the Press Secretary. Hataw Balita! Nangako ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na ipapasa din nila sa susunod na taon ang ilan pang mga batas na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, suportado ng Kamara ang mga nais isulong ng Pangulo para sa kasaganaan ng bansa sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, edukasyon at kalusugan. Kasama rito ang panukalang batas para sa natural gas industry, pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act, E-Governance Act at National Land Use Act. Bilang din dito ang National Defense Act, Right Sizing Program, Budget Modernization Bill at ang pagbuo ng isang Department of Water Resources. Hataw Balita! Nararapat lamang na matalakay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang issue sa West Philippine Sea o WPS sa kanyang nalalapit na state visit sa Beijing, China sa Enero ng susunod na taon. Sa gitna ito ng pagkabahala ng Department of National Defense o DND at maging ng Senado sa mga aktibidad ng Chinese vessels sa WPS, ayon sa National Security Analyst na si Dr. Romel Banlawi, mahalaga na magkaroon ng maayos na konsultasyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng issue. Pakinggan po natin si Dr. Romel Banlawi. Nararapat lamang talaga na magkaroon ng friendly consultations sa issue ng West Philippine Sea para maiwasan yung mga untoward incidents that can even exacerbate the overall security situation. Madidisappoint ang sangbayan ng Pilipino kung hindi i-raise yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay President Xi Jinping.
Kumpiyansa si Banlawi na magkakaroon ng breakthrough sa pagitan ng Pilipinas at China sa magiging pagbisita ng Pangulo. Pero dapat din anyang manindigan ang Pangulo sa stand ng Pilipinas sa WPS at maiwasan ng paiba-ibang posisyon gaya umano ng nangyari noong nagdaang administrasyon. Maasa rin si Banlawi na mapapabilis na sa susunod na taon ang negosasyon para sa pinal na Code of Conduct sa South China Sea. Anya na talang pagsasapinal sa draft nito ngayong taon dahil sa mga hamon mula sa iba't ibang bansa na claimants din sa South China Sea. At napakalahaga ng Code of Conduct sa South China Sea kasi diyan ma-identify kung ano ang mga class, mga activities na sa tingin natin ay hindi nakaka-violate ng mga karapatan ng mga claimant states sa South China Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 173 diplomatic protest ang inihain ng gobyerno ng Pilipinas ngayong taon. 65 rito ang mula sa kasalukuyang administrasyon. Hataw Balita! Nagpahayag naman ang suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas sa panawagang respetuhin ng China ang International Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling. Sa isang pahayag, sinabi ni U.S. Department of State spokesperson Ned Price na nakakapekto sa mga hanap buhay ng mga Pilipinong mangingisda ang napabalitaang pagdami ng Chinese vessels sa ilang bahagi ng Spratly Islands. Pagpapakita rin anya ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa iba pang bansa na may claim sa South China Sea. Nagpahayag din ang pagkabahal ng Estados Unidos sa rocket debris incident sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy na tinawag nitong unsafe encounter. Nanindigan ng Estados Unidos na suportado nito ang Pilipinas sa pagpapanatili ng kausahan na linsunod sa international at freedom of navigation sa South China Sea. Hataw Balita! Naglabas na ng lookout bulletin order ang Department of Justice o DOJ laban kina suspended Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag at dating Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Gayunman, nilinaw ng DOJ na para lang ito sa monitoring purposes. Hindi anila ito para pagbawalan ng dalawa na makaalis ng Pilipinas. Nakasaad sa memorandum na isinaalang-alang dito ang bigat ng isinampang kaso laban sa kanila. Maaari umano kasing umalis ang dalawa sa bansa upang makaiwas sa paglilitis. Sina Bantag at Zulueta ay kapwa nadadawit sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si June Villamora. Hataw Balita! Inaasahan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang posibleng pagwawakas ng armadong pakikibaka ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA dahil sa pagkamatay ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sisona. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, buod sa mahigit na lamang sa 2,000 ang pwersa ng komunistang grupo ay nawalan pa sila ng tagapagturo at gabay. Magiging problema din anya ng grupo ang paghahanap ng bagong mamumuno sa kanila. Pakinggan po natin si AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. It will further weaken the underground mass organization as what they claim that Jose Maria Sison is their teacher and guiding light. This means that they will lose also their sense of purpose, their direction, will make it to demoralization among its members, disintegration, and hopefully to the end of armed struggle. Hataw Balita! Inalis na sa serbisyo ang 5 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng isang sabungero na kilalang si Ricardo Lasco sa Laguna noong 2021. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, ang dismissal order laban sa 5 pulis ay inirekomenda ng Internal Affairs Service kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. dahil sa criminal case na grave misconduct. Kasama sa inalis sa serbisyo ay sina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, mga patrolman na sina Roy Navarrete at Rigel Brosas na una nang nakitaan ng probable cause ng Department of Justice o DOJ sa kasong robbery at kidnapping. Samantala, lusot man sa kasong kriminal, inalis din sa serbisyo sina Police Lieutenant Henry Sasaluya at Police Master Sergeant Michael Claveria.
Ang limang pulis ay nauna nang isinilalim sa restrictive custody sa Police Regional Office 4A. Pakinggan po natin si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Once ma-receive po nila, sir, yung official copy po ng kanilang dismissal order, then the PNP will let go of them. Kailangan lang po talaga na ma-receive sa kanila officially para po at least they will be given the opportunity as part of due process to appeal yung recommended penalty po sa kanila. Hataw Balita. Sa kaugnay na balita, naniniwala si Justice Secretary Crispin Boying Remulla na hindi na angkop na tawaging missing o nawawala ang mga sabungero na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita, mahigit isang taon na ang nakararaan. Sa lipnaanya na missing, ayon kay Remulla, dapat nang ipagpalagay na patay na ang mga ito. Pakinggan natin si Justice Secretary Crispin Boying Remulla. You don't have the body of the person that that's missing, because the person is missing. So the presumption of death should be very strong already at this very point. In fact, I wouldn't even want to call them anymore missing sabongeros, but probably dead sabongeros. That's might be a more precise term to describe these people. Bunso dito, kailangan nang i-apply ang international humanitarian law dahil sila ay nasa estado na ng enforced disappearances. Nakalulungkot man anyang sabihin, pero ang posibilidad na hindi na sila lulutang pa ay napakataas. The probability of them coming out is not very high. Very sad thing. It's true. The probability of them not appearing is very high. They all disappeared under the same circumstances. All the cases are analogous to each other. Samantala, nakatakdang muling makipagpulong sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero si Remulla sa ikalawang linggo ng Enero 2023. Hataw Balita! Sa iba pang balita, halos kapantay ng presyo ng bigas na dating ibinebenta ng National Food Authority o NFA, ang target ng Department of Agriculture o DA na maging presyo nito sa merkado sa hinaharap. Sa ngayon ay nasa 38 hanggang 50 pesos ang presyo ng commercial rice sa National Capital Region base sa price monitoring ng DA. Ayon kay Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla, ang limang o ang kailangan lamang ay mapababa ang gastos sa pagtatanim ng palay. Pakinggan po natin si Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla. So if you are able to, you know, get all of this, lower our production to 8 pesos, 7 pesos per kilogram, definitely we can go to, you know, the 30, 32, 28 even. Itong taon ay nakaapekto sa lokal na produksyon ang pagtaas ng presyo ng pataba at produktong petrolyo. Idagdag pa rito ang epekto sa agrikultura ng mga bagyong nagdaan sa bansa. Ngunit naglalaan ang pamahalaan ng malaking pondo upang mabigyan ng mas maraming subsidiya ang mga magsasaka. Kabilang na dito ang libreng pataba, binhi at makinarya. Ayon sa DA, malaki rin ang naitulong ng Rice Tarification Law. May sapat anilang supply ng bigas ngayon ang bansa dahil na rin umabot sa 3.5 million metric tons ang inangkat ngayong taon. Hataw Balita! Nasa bat ng pinagsanib na pwersa ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang nasa 42 container van na naglalaman ng mga agricultural products. Resulta ito ng pinaigting na operasyon ng pamahalaan laban sa smuggling. Kasama sa laman ng mga kargamento ay mga sibuyas, isda, karne ng baboy at iba pang produkto. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary James Layug, ihahanda nila mga kasong isasampa laban sa mga smuggler dahil sa paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Food Safety Act. At
At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po, may binabantayan tayong low pressure area o LPA na huling namataan ang pag-asa 275 kilometers silangan ng General Santos City. Ang naturang LPA ay ang trap na nakakapekto nitong mga nakaraang araw na nagpaulan sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, ang umiiral po na shear line ay nakakapekto pa rin sa eastern section ng Southern Luzon, habang ang northeast monsoon o ang hanging amihan naman ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Asahan ngayong araw sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro at Marinduque ang maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa umiiral na northeast monsoon. Makararanas naman ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidla dahil sa shear line at trap ng LPA. Samantala, makararanas naman ngayong araw ang nalalabing bahagi ng Luzon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, makararanas naman ngayong araw ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo o malalakas na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog dahil sa trap of LPA o sa localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa lawag ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tugigiraw mula 20 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mula 15 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay mula 22 to 29 degrees Celsius. At sa Legazpi City mula 23 hanggang 27 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 23 to 29 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga, mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng Northern at Central Luzon. Kasama na po riyan ang Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, pati na po ang Aurora. Kaya ang kababayan po natin na nagpaplanong umuwi sa kani-kanilang mga probinsya, maging alerto po sa mga itinataas na gale warning ng PAGASA dahil maaaring maapektuhan po nito ang mga biyahe sa nasabing mga baybaying dagat. At dito naman sa seaboards ng Southern Luzon, kasama riyan ang Quezon, ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin ang Catanduanes. Kaya ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat, ay hindi pinapahintulutang pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 6:16 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Patuloy ang ginagawang pamamahagi ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha sa Bicol dahil sa nararanasang patuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay po sa tala ng DSWD, aabot na sa 463 family food packs ang naipamahagi ng ahensya sa iba't ibang lugar sa rehiyon, lalo na ang mga nasa evacuation center. Katumbas ito ng hindi bababa sa mahigit 300,000 pisong halaga. Nitong Martes, December 20, muling namahagi ang ahensya ng 35 family food packs sa evacuation center sa Bayan ng Daet at mga hygiene kits sa mga internally displaced person o IDPs sa Bayan ng Labo. Ayon pa sa ahensya, aabot na sa mahigit 1,000 pamilya o katumbas ng hindi bababa sa 4,000 individual ang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa buong Kapikulan. Hataw Balita! Gaya ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA,
Wala ding plano ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na magdeklara ng ceasefire ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., mananatili ang kanilang active defense posture lalo na sa posibleng terrorist actions at criminal activities. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hindi rin naman sincero ang NPA sa deklarasyong ceasefire base sa mga nangyari noong nakaraang taon. Pakinggan po natin si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo. The history will tell us naman, sir, na kahit yung mga ceasefire before na nilahukan ng security forces po ng national government ay hindi naman po nila sinusunod. And in fact, during the declaration po ng ceasefire, ayun pa po ang ginagamit nilang mga pagkakataon para mag-conduct po ng atrocities and harassment. Kaya naman po, in-intensify na rin po natin yung ating security, particularly in those areas kung saan yung mga police station po natin at mga detachment po natin ay doon sa mga areas na may mga previous records na mga atrocities and harassments. Hindi anya nagpapabaya ang law enforcement agency, lalo na at magdaraos ng anibersaryo ang CPP. Hindi po tayo nagkukumpiyansa, although as of today po ay wala po tayong nakukuha at namamonitor po na any credible and serious threat, ay hindi po natin hahayaan ito na bigla na lang po tayo mabulaga. We are not letting our guards down. We continue to intensify and strengthen our intelligence monitoring and gathering, particularly doon sa mga areas nga na may mga ilan-ilan pa po silang mga presence. Nauna lang nagdeklara ng full alert status ang PNP kung saan nasa 192,000 police ang kanilang ipakakalat para sa seguridad ngayong holiday season. Hataw Balita! Sa ating COVID update, sa ikatatlong araw o ikatatlong sunod na araw na pong mas mababa muli, sa 1,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa nitong Martes, December 20. Sa datos ng Department of Health o DOH, 626 ang bilang ng mga nadagdag na kaso. Dahil dito, sumampa na sa 4,057,629 ang total COVID-19 cases sa bansa. Ang aktibong kaso ay 17,263, habang 10.1% naman ang nationwide positivity rate. Samantala, 33 ang mga nadagdag sa bilang ng mga nasawi, habang 797 naman ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, ang bilang ng mga nasawi ay 65,127 at ang mga gumaling ay 3,975,239. Hataw Balita! Maglalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 300 milyong piraso ng 1,000 peso polymer banknote sa unang bahagi ng 2023, ayon po yan kay BSP Gobernador Felipe Medalla. Muli ring iginit ni Medalla na sapat ang supply ng malulutong na pera o crispy bills ngayong holiday season. Ito'y sa gitna ng mataas na demand sa bagong pera mula Oktubre hanggang Disyembre. Hataw Balita! Tiniyak ni Malay Aklan Mayor Floribar Bautista sa publiko na ligtas ang Boracay. Ito'y sa kabila ng mahigit 800 sinkholes na iniulat ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DNR kamakailan. Sa isang panayam, sinabi ng alkalde na base sa assessment report ng MGB noong 2018, mababaw at maliliit lang naman ang mga sinkholes na nakita. May 5 metro lamang anya na lalim ang pinakamalaking sinkhole sa Boracay at ito ay nasa loob ng kuweba. Dagdag pa nito, karamihan sa mga sinkholes ay nasa mga lugar na hindi dinadagsa ng mga tao. Punto ni Bautista, kung mapanganib talaga ang mga sinkholes sa isla, edi sana ay kasama ito sa mga ikinukonsidera ng Task Force Boracay noong nirehabilitate ang isla noong 2018. Hataw Balita! Hinihintay pa ng Department of Health o DOH ang magiging advice ng mga eksperto tungkol sa pagbibigay ng ikalawang COVID-19 booster shot sa general population. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere, bagamat ayaw nilang masayang ang mga nakatenggang bakuna, kailangang nakabase sa siyensya at available na data kung pupwedeng ibigay ang COVID-19 vaccines bilang second booster shot.
Sa kasalukuyan, ibinibigay lang ang second booster shot sa mga health workers, senior citizens at may comorbidities. Ayon kay Berhere, sumulat na sila sa Health Technology Assessment Council upang i-review ang ukol dito. Tiniyak din ito na hindi mapupunta sa wala ang mga available na bakuna habang bumibili ang bansa ng bivalent vaccines. Pakinggan po natin si DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere. Ang monovalent vaccine, ito po yung mga nasa stocks natin ngayon. Hindi po natin titigilan ang pagpapatupad nito kung tayo ay bibili ng bivalent vaccine. Ipagpapatuloy po natin ang pagtuturok nitong monovalent vaccine. But at the same time, we are buying the bivalent vaccine because we want to have that chance also na magamit natin to, especially dun sa mga nangangailangan nating vulnerable sector. Hataw Balita! Hoy, good news po para sa mga kababayan po natin na mahilig bumiyahe. Inaasahang bababa ang presyo ng plane ticket simula sa January 2023 mula sa kasalukuyang level 8 na fuel surcharge na ipinapataw sa pamasahe sa aeroplano. Ibababa sa level 7 ang fuel surcharge simula sa Enero 2023. Ayon kay Civil Aeronautics Board Executive Director Attorney Carmelo Arcilla, ito'y dahil bumaba na rin sa 41 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng jet fuel. Dahil dito, inaasahang bababa rin ang presyo ng ticket sa aeroplano, mapa domestic at international flights. Pakinggan po natin si Attorney Carmelo Arcilla, Civil Aeronautics Board Executive Director. Ayan pong surcharge ay na-apply po yan ng halos sa buong mundo. No? Kasi ang fuel component ng fares, ng ticket, malaki. Umabot po yan ng 30-40% ng halaga ng ticket nauuwi sa fuel. Ngayon, pagka po hindi stable ang presyo ng fuel, napakahirap pong pabago-baguhin yung rates ng fares. Ano? Kasi careful po ang calibration ng mga fares. At dahil bababa ang presyo ng plane tickets, inaasahang makatutulong din ito upang lalo pang mapalakas ang turismo sa bansa. Batay sa report ng Department of Tourism, umabot sa mahigit 149 billion pesos ang kinita ng tourism sector ngayong taon. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, katumbas ito ng 12.8% ang gross domestic product ng bansa o karagdagang 2.5 trillion pesos na kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan po natin si DOT Secretary Cristina Frasco. Because of the combined efforts of all of the stakeholders involved, including the media, in heralding the optimism about travel and tours to the Philippines, I'm very pleased to inform you that as of November 20, 2022, per our data, tourism has already contributed 149 billion pesos or $139.3 million into the Philippine economy. Hataw Balita! Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas! Hataw Balita! Lokal na pamahalaan, pansamantalang pinalilikas ang mga residente sa landslide-prone areas, kabilang na ang mga nakatira malapit sa Bulkang Mayon sa Legazpi City. Hataw Balita! Kauna-unahang kaso ng H5N1 avian influenza virus of bird flu ay itala ng Provincial Veterinary Office sa lalawigan ng Batangas. Hataw Balita! 7.2 billion pesos na halaga ng illegal na droga sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cavite. Hataw Balita! At pasyalan ang naglalakihang alon at limestone ng Las Vitan Lagoon Cortes sa Surigao del Sur sa ating Patikim Probinsya. Hataw Balita! Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Music.
Muli po kaming nag-aanyaya sa inyong lahat na kami po sana ay inyong pagdamutang makasama sa pagbubukas po ng ating isasagawang mass indoctrination. Ito po ay pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Loloobin ng Panginoon, ito po ay ating muling pasisimulan sa January 2, 2023. Maasa po kami na sa tulong at sa awa ng Panginoon, kayo po ay aming makakasama sa pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo na atin pong binabasa sa mga banal na kasulatan. Samahan nawa tayo ng Panginoon at loobin nawa ng Diyos na tayo po ay magkita-kita sa Kanyang kalooban sa pagbubukas ng atin pong mass indoctrination. Magandang araw po sa inyong lahat. Oras po natin, 6 na minuto makalipas po ang 5:00 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Hinangaan ng mga netizen ang pampasaherong jeep na nag-alok ng libreng sakay sa Malbar, Batangas. Kilalanin ng jeepney driver sa likod ng nasabing kawanggawa na nag-viral din sa social media. Si Ari Silvestre humahataw. Hataw Balita! Trending ngayon sa social media ang isang Facebook post tungkol sa pampasaherong jeep na nag-aalok ng libreng sakay para sa mga person with disability o PWD at senior citizen. Ang naturang post ay in-upload ni John Rab Saminado na isa sa mga naging pasahero nito. Ayon kay John, nakakataba ng puso na makita na mayroong libreng sakay para sa PWD at senior citizen. Naisipan po kasi i-upload yung sign ni Brad na MC Jakers, libre ang sakay ng PWD at ng senior, dahil nakakatuwa po kasing isipin na sa panahon ngayon may mga ganitong bagay pa na nagagawa yung isang tao, na nakakatuwa naman po isipin at naaagalak ng kalooban dahil bihira po yung ganito eh. Kaya masaya po ang aking kalooban. Nung in-upload ko po, hindi ko naman po akalain na dadami yung share at saka reaction nila. Kinilala ang jeepney driver na si Archie Caparos na may-ari ng naturang pangpasaherong jeep. Ayon sa kanya, naging inspirasyon niya ang mga aral ng Diyos na kanyang natutunan upang tumulong sa mga PWD at senior citizen. Na-inspired po ako sa pamamagitan po ng kapatid na Ili, na itinuturo niya po palagi sa amin na gumawa po ng mabuti sa lahat. At ganun din po sa aming Kuya Daniel, na pinagpatuloy niya po yung magandang adikain pong nasimula ng kapatid na Eli. At yan naman po ay itinuturo ng Panginoong Jesucristo, at sa kanya po galing ang turo na ito. Nais din ni Archie na makatulong sa mga kababayan niya na nangangailangan, lalo na sa mga wala namang pinagkukunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naiisip ko po kasi ay makatulong po sa, lalo na po sa mga senior na halos hindi na po nakakapag-trabaho. Ganon din po ang mga PWD. Wala na rin po sila halos na income. Kahit papaano, kahit kunting paraan po, makatulong po ako sa kanila. Ayon kay Archie, habang siya ay bumubiyahe, ipagpapatulian niya na libre ang pamasahe sa mga senior citizen at PWD. Dahil naniniwala siya na ang paggawa ng mabuti ay kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Hanggang ako po ay bumabiyahe po ng jeepney, ito po ay mananatili pong libre sa lahat ng mga PWD at senior citizen. Kung halimbawa pong nakasakay po sila dito sa jeep na ito, magsabi lang po sila sa akin na sila ay senior o kaya ay PWD. Para sa mga pasahero, malaking tulong nila ang ganitong bagay na nagbibigay ng libreng sakay para sa mga senior citizen, PWD at nangangailangan. Katulad lamang ni Nanay Presi. Siyempre, masaya. Malaking tulong 'yan sa mga senior citizen, lalo na yung mga hindi na nakakapagtrabaho, walang mga hanap buhay. Malaking tulong ang mga ginagawa nilang
pagtulong sa mga senior citizen. Maraming salamat doon sa driver. Hindi ko akalain na ano, nakakagulat nga. Kasi sabi ko, ay, napakaswerte ko, nakasakay ako sa libre. Madalang kasi ang gumagawa ng ganyan. Kaya maraming salamat. Nakalibre nga ng pamasahe ngayong umaga. Ayon kay Archie, ang kanyang pangpasaherong jeep ay may rutang palipat to Kalamba at vice versa. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, Umahataw! Hataw Balita! Upang maiwasan ang anumang kapahamakan, pansamantalang pinalilikas ng Legazpi City LGU ang mga residente sa landslide-prone area kabilang na ang mga nakatira malapit sa Bulkang Mayona. Ito'y dahil sa walang tigil na pag-ulan sa probinsya ng Albay. Si Brian Baldarahe, Humahataw. Hataw Balita! Dahil sa nararanasang matinding pag-ulan sa probinsya ng Albay sa nakalipas na tatlong araw, naglabas ng direktiba ang Legazpi City LGU na nag-uutos sa lahat ng mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone area na pansamantala munang lumikas. Sa kautusang inilabas ni Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal nitong Martes, December 20, inaatasan nito ang lahat ng Barangay Disaster Risk Reduction Management o DRRM na agad pakilusin ang mga kawanin nito upang agad na madala sa mga evacuation center ang mga residente. Sa tala ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, aabot sa 33 barangay sa lungsod ng Legazpi ang mayroong mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone area, kabilang na ang mga malapit sa Bulkang Mayon. Bagamat hindi sapilitan ang nasabing paglilikas, nakiusap pa rin ang LGU Legazpi sa mga residente na sumunod sa nasabing kautusan upang maiwasan ang anumang kapahamakan na maaaring maidulot ng posibleng pagguho ng lupa. Sa pinakahuling ulat kasi ng Office of Civil Defense o OCD-5, maliit pa rin ang bilang ng pamilyang inilikas kung saan aabot pa lamang ito sa 10 pamilya na katumbas lang ng 37 individual mula sa dalawang barangay. Kaugnay nito, bagamat nakabalik na ang operasyon ng lahat ng opisina ng gobyerno sa siyudad ng Legazpi nitong Martes, agad din itong sinuspindi dakong alas 3 ng hapon dahil sa nararanasang matinding pag-ulan. Samantala, ilang barangay pa rin sa Albay ang nakaranas ng mga pagbaha kahapon. Sa bidyong ito nakuha ng isang netizen, kita ang pagragasan ng tubig baha sa mga kabahayan sa barangay Karakaran sa bayan ng Rapu-Rapu. Patuloy naman pinag-iingat ng provincial government ng Albay ang mga residente nito at pinayuhan na makinig palagi sa mga anunsyong pangkaligtasan mula sa mga ahensya ng gobyerno. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Pinag-iingat ng Department of Health Bicol ang publiko sa sakit na leptospirosis na nakukuha sa mga ihi ng daga na nahalo sa tubig baha, lalo't patuloy na nakapagtatala ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region dahil sa walang tigil na pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Si Venus Palles, Humahataw. Hataw Balita! Dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas sa pag-ulan sa Bicol simula pa nitong Sabado, December 17, kaya't nakararanas na ng mga pagbaha ang maraming mga lugar sa rehiyon. Muli namang nagpaalaala ang Department of Health o DOH Bicol Center for Health Development upang makaiwas ang publiko sa sakit na leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na nakukuha mula sa Leptospira bacteria na galing sa ihi ng daga at iba pang hayop katulad ng kabayo, kambing, aso, baboy at iba pang hayop. Kadalasang humahalo ang ihi ng mga hayop sa tubig baha at putik na pumapasok sa mga sugat o bitak sa balat, mata, ilong at bibig ng tao kapag lumusong sa baha nang walang proteksyon. Upang makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong, maglaro o lumangoy sa tubig baha, lalo na kapag may sugat at panatilihin ang malinis na kapaligiran. Kung hindi maiiwasang lumusong sa baha, gumamit ng bota lalo na kung may sugat at pagkatapos ay hugasan ang mga paa. Kapag nakaranas naman ng mga sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pagtatae, panginginig, sakit ng ulo, pantal at mapula-pulang mga mata sa ilang kaso, ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Kung hindi maagapan ang leptospirosis, ay maaaring humantong sa pinsala sa atay, hirap sa paghinga at kamatayan.
kaya't paalaala ng kagawaran maging alerto sa kapaligiran upang maiwasan ang anumang karamdaman. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Ligas, PC Telbay, Venus Palyes, humahataw. Hataw Balita! Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Batangas ang pagpasok at paglabas ng mga poultry products matapos makapagtala ng H5N1 o avian influenza virus sa kanilang lalawigan. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita! Nakapagtala ng kauna-unahang kaso ng H5N1 avian influenza virus o bird flu ang Provincial Veterinary Office sa lalawigan ng Batangas. Sa inilabas na statement ng probinsya ng Batangas, ipinagbawal na ang paglabas at pagpasok ng lahat ng uri ng poultry tulad ng manok, ibon at iba pang uri ng hayop na lumilipad. Natuklasan ang H5N1 strain avian influenza sa isang leisure farm sa Barangay Sabang, Ibaan, Batangas. Sa nahagip ng 1 km radius, pansamantalang nililimitahan ang pagpasok at paglabas ng mga poultry products tulad ng manok at mga lumilipad sa Barangay Tinga, Itaas, Soro-Soro, Ibaba at San Pedro. Samantala, hindi pa lumalabas ang resulta na ginawang pagsusuri ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Ang avian influenza o bird flu virus ay karaniwang tumatama sa mga alagang hayop tulad ng manok, ibon at iba pang uri ng lumilipad na hayop. Hinikayat ng Office of the City Veterinarian in Agricultural Services o OCBAS ang mga farm sa lungsod na magsagawa ng mahigpit na biosecurity measure, inspection at monitoring. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng bird flu virus sa mga karating bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Suspek sa nangyaring hold-up incident sa General Trias City, Cavite, naaresto ng Philippine National Police, si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita! Bandang alas 4:30 ng umaga nitong Martes, December 20, nang mangyari ang robbery hold-up incident sa isang e-bingo establishment sa Barangay Manggahan, General Trias City, Cavite. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV ng naturang establishmento, nakita ang pagpasok ng dalawang suspect kasabay ang isang customer. Makikita rin na matapos makapasok sa loob ay dinisarmahan ng mga ito ang security guard at nagdeklara ng hold-up. Tumagal lang ng 4 minuto ang naturang robbery hold-up incident kung saan natangay ang nasa mayigit 450,000 pesos at service firearm ng security guard. And makikita po natin doon sa CCTV footage, kasi may CCTV naman po yung niloobwa na e-bingo, ay yung gwardiya po ay tulog and dinisarmahan po. Kinuha ang issued caliber 38 revolver ng gwardiya. Ngunit nalaman ng General Trias City Police na naglaro pa mga ito sa kabilang e-bingo na balak din umanong biktimahin ng mga sospek. Dito na rin nakakuha ang polisya ng detalye ng pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek. Naglaro na sila ng 11:53 p.m. before ng robbery incident. Then, hinanapan sila ng gwardiya ng ID. So, itong isa sa mga sospek natin, na arestado na po natin, ay nagbigay ng kanyang driver's license. So, nagbigay siya ng driver's license at sinulat naman ng gwardiya. Then, yung isang kasabwat niya, yung kanyang cohort, ay walang may pakitang ID. So, siya na lang nagsulat. Ang ginawa niya, hindi niya tunay na pangalan ng sinulat. So, itong gwardiya, alertado na. Kasi, yung papasok, naka-bullcap, naka-mask na yung ginagamit ng nagmumotor, at saka jacket. So, Hindi na siya pinapasok ng gwardiya. So alerto yung gwardiya ng isang e-bingo. Sa isinagawang follow-up operation bandang alas 4:30 ng hapon kahapon, naaresto ang isa sa mga suspect na kinilalang si Roy Castolo Branzuela. Hindi naman na naabutan ng isa pang kasamahan nito. Hawak na ngayon ng General Trias City Police ang suspect na aminado sa nagawang pang-hold up. Bali po, ngayon lang po ako nakarating doon sa lugar na po na yun. Bali po, sabi,
pipit na po yung ano yung kasama ko. Eh ako po may pangangailangan din. Talaga malaki po yung pangangailangan ko rin. Gusto ko rin po kasi magpa-opera sa endoscopy. Sa sakit, sa tiyang ko po. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Isusulong ng pamahalaan ang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay na magkaroon ng isang floating compact station ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa dagat. Layunin ito na maagapan ang kriminalidad na kadalasang nagaganap sa karagatan ng probinsya. Si Bal Villaflor humahataw. Hataw Balita! Upang maagapan ang kidnapping, piracy, smuggling at iba pang krimen na nagaganap sa karagatang sakop ng Zamboanga, Sibugay, isinusulong ngayon ng pamahalaang lalawigan na magkaroon ng floating station ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga strategic coastal areas sa lalawigan. Kasabay nito ang pagbili ng mga malalakas na sasakyang pandagat. Ayon kay Naga Municipal Mayor Rino de los Reyes, speedboat ang kadalasang gamit ng mga kriminal upang tumawid sa Sibugay mula sa mga karating probinsya. Mayroon din anyang mga spotter ang mga ito sa pantalan, kaya't madaling malaman ng mga kriminal ang pagkilos ng pulis at sundalo. Kaya't kung mayroong floating station ang mga otoridad, ay malaking deterrent ito upang mapigilan ang pagpasok ng mga lawless group sa probinsya. Malaking bagay yon para mag-alanganin yung papasok dito na mga lawless, lalo na sa kidnapping, si piracy, extortion, makatulong yon. Kasi per reports, yung mga lawless natin, may mga spotter na sila doon pa lang sa Pantalan. Kung mga bangka natin manggagaling sa Pantalan, malalaman na nila na papunta na tayo ng Laot. So kailangan magkaroon tayo ng provincial-owned PNP or AFP floating compact nandun sa dagat. Inaasahan naman na magsasanib puwersa ang PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Air Force at Bantay Dagat sa pangungunan ni Zamboanga, Sibugay Governor Dr. Ann Hofer upang maisakatuparan ito sa susunod na taon. Dapat ito ay maging successful interagency operation headed by our provincial government of Sibugay. At iba pang mga force multiplier natin, Bantay Dagat, magkaroon tayo ng interagency task force para sa coastal security. On the ground, kailangan masuportahan ito in terms of manpower, equipment, ganun din yung pool, at syempre yung support ng mga local coastal community. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga, Sibugay, Bal Villaflor, humahataw. Hataw Balita! Nasa 7.2 billion pesos na halaga ng illegal na droga, sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cavite. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita! Matapos lumabas ang kautusan mula sa korte, sinira na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nakumpiskang iba't ibang uri ng illegal na droga sa magkakaiwalay na anti-illegal drugs operation ng pamahalaan. Sa tala ng PDEA, umabot sa mayigit 7.2 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang sinira nitong Martes, December 20 sa Tres Martires City, Cavite. Kabilang sa mga sinirang droga ay ang methamphetamine hydrochloride o shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, ketamine at iba pa. Sinira ang mga ito sa pamamagitan ng thermal decomposition na may temperaturang aabot sa 1,000 degrees centigrade upang hindi na muling mapakinabangan pa. Sumaksi sa naturang drug destruction ang ilang representante mula sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at barangay officials ng Barangay Aguado, 13 Martires City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Balik operasyon na ang mga pampasaherong bangka sa probinsya ng Camarines Norte nitong Martes, December 20. Subalit, hindi pa rin pinayagan ng Philippine Coast Guard ang maliliit na mangingisda na pumalaot. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita!
Matapos ang dalawang araw na pagkakasuspindi ng biyahe ng mga pampasaherong bangka sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa malakas na pag-ulan, nitong Martes, December 20 ay binalik na ang operasyon nito matapos payagan na ng Philippine Coast Guard o PCG. Matatandaan nitong Lunes, December 19, maraming mga pasahero ang na-stranded sa bayan ng Mercedes matapos bawalan na makabalik ang bangkang sinasakyan nito dahil sa sama ng panahon. Samantala, hindi pa rin pinapayagan ng Coast Guard Cam Norte na pumalaot ang maliliit na mangingisda dahil sa nakataas pa ring gale warning sa karagatang sakop ng probinsya. Nag-deploy na ang Coast Guard Cam Norte sa mga pangunahing port sa lalawigan upang bantayan ang seguridad ng mga pasahero sa posibleng muling pagsama ng panahon. Kaugnay nito, balik operasyon na rin ang lahat ng opisina ng gobyerno sa Cam Norte kahapon. Ito'y matapos humina na ng bahagya ang ulan sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Brian Baldarahe, Humahataw. Hataw Balita. Inalis na ng Philippine Coast Guard ang suspensyon sa pagbiyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat matapos na malusaw ang sama ng panahon at maalis ang gale warning. Subalit nakabantay pa din ang PCG sa mga pangunahing pantalan kahit matumal pa ang pag-alis at pagdating ng mga pasahero. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Pinahintulutan na ng Philippine Coast Guard o PCG na makabiyahe ang mga maliliit na sasakyang pandagat at makapalaot ang mga bangkang pangisda sa isla ng Masbate. Ito ay matapos alisin ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang gale warning dahil sa epekto ng sama ng panahon na kung tawagin ay low pressure area o LPA. Kaya balik operasyon na mga below 250 gross tonnage na sasakyang pandagat gaya ng fast craft. Pwede na rin makatawid ang mga pasahero mula sa Burias at Tikaw Island. Samantala, matumal pa rin ang mga umaalis at dumadating na pasahero sa mga pangunahing pantalan sa tatlong isla ng Masbate. Sa tala ng Philippine Coast Guard o PCG, umabot na sa mahigit 2,600 ang umalis at mahigit 5,700 ang dumating sa mga pangunahing pantalan sa isla ng Masbate. Yung aming canine force, yung Coast Guard canine ng detail dito sa Coast Guard Station Masbate, di kandaka paneling to every handbag or ano ng mga pasahero, sir, para masiguro nang wala silang maitatawid ng mga deadly weapon or kung anumang bagay na ano ikakamatay or kutsilyo man yan or baril man yan or whatever. Simula na magpatupad ng offline biyaheng ayos ang DOTR o Department of Transportation. Mahigit 1,100 rolling cargoes at 37 roll-on roll-off ro-ro vessel ang dumaan sa inspeksyon ng PCG Masbate. Anyway, sir, sa ngayon, hindi pa naman ganun kaano yung pasahero. Minimal pa naman eh. Siguro baka magsidag sa kanyang prior to 25 or prior to New Year. Inaasa ng PCG Masbate na sa December 24 at bago magpalit ng taon ay dadagsa ang mga bihero na hahabol sa holiday season. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Isusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Cebu ay ang pagtatayo ng hydrogen solar power plant. Bukod sa mapapababa nito ang presyo sa kuryente, mas makapag-iimbak din ang enerhiya na walang carbon emission sa mahabang panahon. Si Bal Villaflor, Humahataw. Hataw Balita. Dahil sa patuloy na paglala ng polusyon sa hangin mula sa masama at nakalalasong gas, gaya na lamang ng pagbuo ng kuryente mula sa fossil fuel o carbon, isinusulong ngayon ni Zamboanga, Cebu kay Governor Dr. Ann Hofer na magkaroon ng hydrogen solar power plant ang lalawigan. Ang hydrogen solar power plant ay lumilikha ng enerhiya mula sa green hydrogen na mabuti para sa kapaligiran at kalikasan sa pamamagitan ng renewable energy technology.
Pinapagana nito ang molecules ng hydrogen at oxygen sa tubig na siyang ginagamit bilang panggatong. Mas makakapag-imbak ito ng hydrogen para sa sustainable energy at mapapababa pa nito ang presyo sa kuryente. Inaasahang darating sa Sibugay ang Geotechnical Working Group ng HDF Energy mula France sa January 23. Susuriin nito kung makakapagtayo ng planta sa isla ng Olutanga. 40 hektaryang lupain ang inihahanda ng Sibugay Provincial Government para sa nasabing hydrogen solar power plant. Kung maitatayo ito sa loob ng 3 taon, ito ang magiging kauna-unahang green energy sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Sambuanga, Sibugay, Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita! History has been made ng matagumpay na maisagawa ng lalawigan ang kanilang 1 million bambus in one day project sa Isabela. Si Kyle Balad humahataw. Hataw Balita! Matagumpay na nakamit ng provincial government ng Isabela ang plano nitong makapagtanim ng 1 milyong kawayan sa loob ng isang araw. Nitong Martes, December 20, mahigit 1 milyon na kawayan ang naitanim sa pampang ng Cagayan River at mga water tributaries nito. Ang 1 million bambus in one day project ay dinaluhan ng mga government employees at mga volunteer mula sa public at private sectors. Layunin ng proyekto na matugunan ang nararanasang pagbaha sa tuwing mayroong malalakas na pag-ulan sa probinsya. Samantala, bukod sa kawayan, iba't ibang punong kahoy din ang itinanim sa probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim probinsya! Sa ating patikim, silipin po natin ang dinarayong Laswitan, Lagoon sa Surigao del Sur na patok pa siya lang ngayong holiday season. Si MJ Vasquez may patikim. Trip mo bang maligo at magtampisaw sa dagat ngayong holiday season? Well, dito sa Surigao del Sur, ibang level ng swimming experience ang mararanasan mo dahil ang alon dito ay humahampas sa naglalakihang mga bato at umaabot ng hanggang 60 feet ang taas. Ito ang Laswitan Lagoon na matatagpuan sa Bayan ng Cortes sa Surigao del Sur. Kilala ang Laswitan dahil sa naggagandahan nitong limestone na nasa 20 to 30 feet. Talaga namang dinarayo ito ng mga turista, lalo na tuwing bear months dahil malakas na ang hampas ng alon dito. Kaya naman sabik ang mga turista na pumunta at masaksihan ito. Bukod dyan, kita mo rin mula sa taas ang scenic view ng buong lugar, kaya siguradong babalik-balikan mo ito. Sa 40 pesos na entrance fee, 1-2 bonding with family and friends na ang pwede nyong ma-experience dito. Bukas ang Laswitan Lagoon, Lunes hanggang Linggo, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw! Hataw Balita! At kami po'y nag-aanyaya sa darating na January 2, 2023 para po sa opening ng mass indoctrination ng MCGI. Alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account.
I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at inang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Judas Kapitulo 1, Talatang 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Disyembre 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Pulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga.